Hello, good day. So, congratulations to our to all our new business partners. So, ngayon marami kasing nagtatanong kung paano nga ba ginagawa yung pag-invite. So, actually sa negosyo kasi natin, napakahalaga po ng pag-invite. So, pero bago po kayo pumunta dun sa pag-invite, dapat meron po muna kayong tinatawag na prospect list. So, ano po ba ang prospect list? Ito po yung listahan ng mga pangalan ng mga yung tinatawag nating case system. Yung mga kaibigan nyo, kakilala nyo, kakwentuhan nyo, kachat nyo, katext nyo, kamag-anak, at basta lahat ng case, no? Kaaway, lahat, lista mo po. So, wala ka pong pipiliin dyan na mga tao. So, wala ka pong pipiliin. So, do not prejudge din po. Huwag nyo pong i-prejudge yung tao kasi hindi natin alam kung ano po ba ang kakayahan niya. Then, after, if may lista ka na, at least 100 names po. At least 100 names na lista ng mga pangalan. At kapag may lista ka na po, make sure po na araw-araw po, ina-update po natin ito. Araw-araw, ina-update mo siya. At least, dalawang tao madadagdag sa kada araw. Okay? Then, kapag may lista ka na, that's the time pupunta na po tayo sa pag-invite. Yung mga taong nakalista po dyan, iisa-isahin mo po yung invite. Iisa-isahin mo po yung kausapin. Kaya dapat, dun sa prospect list mo, dapat mayroon kang contact number, Facebook account, Facebook, alam mo yung Facebook, at alam mo rin sana yung schedule if makukuha mo yung mga schedules mo. Para alam mo kung kailan mo sila kakausapin, kailan mo sila mamimit up. Okay? Then, pag pumunta na, pag nag-invite na kayo, so, lagi nyo pong i-apply yung principle na KISS, o K-I-S-S, or keep it short and simple. Keep it short and simple. Then, wag nyo pong pakahabaan yung pag-invite. No? Pagka nag-invite mo kayo, then, limbawa kung ang kausap nyo is, hindi nyo pag-ano kilala. So, bagong friends nyo lang, stranger siya. So, huwag nyo agad-agad nyo pong offeran nyo ng business or products. Kasi ang tao, ayaw na ayaw pong binibentahan. So, ang gagawin po natin is make rapport po. Magkaroon po kayo ng rapport. So, pag nakapag-rapport na kayo or makapag-build kayo ng relationship sa kanila, so, ang gagawin nyo naman yun, apply nyo po yung form. Paano doon po kayo makapag-build ng rapport pag in-apply nyo po yung form. Ano yung form? Ang F-O-R-M. So, F-O-R-M. F stands for family. So, pag-usapan nyo about family nila, family niya, or magkwentuhan kayo, no? Casual na kwentuhan. Kumusta na yung family mo? So, nasa na yung family mo? Ganun. Then, after nyan, pwede mo siyang tanungin, friend, saan ka pala nag-work? No? Saan ka pa lang ngayon nag-work, if ever? So, kung mga ganun. Tapos, if natanong mo na siya about sa work niya, marahil, baka sabihin niya, actually, ganun nga eh. Yung trabaho ko, katatapos ko lang sa trabaho ko, ka-resign ko lang, or katatanggal ko lang sa trabaho. So, ibig sabihin, so, alam mo na ngayon, may hint ka ngayon kung ano yung anong pwede mong i-offer sa kanya kasi katatanggal niya lang sa trabaho. So, ibig sabihin, kailangan niya ng pagkakakitaan, source of income. Or sa family niya, marahil, sa family niya, anong tinanong mo sa family niya, marahil, baka yung isang family member niya is may sakit or yung anak niya nahinto sa pag-aral dahil nga nawala ng trabaho. No? So, ngayon, napapalabas mo na yung mga pangangailangan ng kausap mo. No? After yun, so, punta, FO na, di ba? FO. So, punta ka na sa ngayon sa recreation. So, ibig sabihin, ano ngayon ang pinagkakaabalahan mo since natanggal ka sa trabaho or wala ka ngayon trabaho? Ano pinagkakaabalahan mo? Di ba? Mga ganun. So, pag-usapan niyo yung mga pinagkakaabalahan niya. Hindi mo siyang tanungin. Baka sabihin niya, actually nga, ayun nga, ngayon nagbibenta-benta ako, ganun, kung ano-ano ang extra pagkakita. So, ibig sabihin, pwede mo siyang opera ng extra income. Pwede mo offer ang business mo. Ha? Then, pag nalaman mo na yung mga pangangailangan niya, so guys, take note, kaya po ginagawa ang form kasi para mapalabas mo po yung pangangailangan ng kausap mo, yung needs niya.
Kasi para may offer mo yung isang bagay na pwedeng makatulong dun sa pangangailangan mo. Kasi hindi mo po maibibigay yung tulong or yung solusyon kung hindi mo naman alam yung problema. Tama? So, ang gawin mo ngayon, palabasin mo yung problema niya sa pamamagitan ng pag-form. So, kapag alam mo na yung problema niya, so, make sympathy. So, doon na po lalabas yung message. Na pwede magkaroon ka ng simpatya doon sa problema niya o sa pangangailangan niya. Pwede sabihin mo, actually, friend, I understand, naiintindihan ko yung nararamdaman mo kasi ang hirap talaga niya, napatigil sa pag-aaral yung anak mo. Ang hirap nang walang trabaho sa ngayon. So, if ever ba may ipakita, yun, papasok ka na ngayon sa invitation, if ever mayroon akong ipakitang isang bagay na pwede makatulong sa'yo na makabalik sa pag-aaral yung anak mo at pwede ka rin kumita na kahit hindi ka nagtatrabaho, okay lang ba na tignan ito? So, pasok na siya sa invitation, no, di ba? So, pag pumasok na doon, sukat na conversation na. Huwag nyo na pong habaan yung mga pag-usap. So, make it simple. So, yun lang po guys. So, yung iba, sa susunod na video, doon ko po ituturo po yung susunod pa na skills. Yung tinuro ko mo yan is dalawa, yung prospecting, prospect list, at saka mag-invite. So, yun. See you guys sa susunod na video. Bye-bye.